Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Narito na ang headline. Ronda Pilipinas. Pinsala ng bagyong Aghon sa sektor ng agrikultura sumampa na sa mahigit 80 million pesos. Ronda Pilipinas. Toll rebate program sa mga truck na may kargang agri-products kasado na bukas. Ronda Pilipinas. PNP pinagpapaliwanag ni Senador Tolentino sa paghuli sa kanyang MMDA escort. Ronda Pilipinas. Ano nga ba ang magiging kapalaran ng divorce bill sa Senado antabayanan sa siyasat? Ronda Pilipinas. Balita naman sa ibang dagat, dating US President Donald Trump hinatulang guilty sa kasong falsification of documents. Ronda Pilipinas. Sa sports, anak ni LeBron James na si Bronny ipagpapaliban ang paglalaro sa collegiate level at sasalang sa draft ng NBA. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Bea Alonzo ginulat ang publiko sa kanyang bagong looks. Ronda Pilipinas. Sumasaya nga ba ang tao sa pagkain ng chocolate? Tara, let's prove it. Ronda Pilipinas. At kinaltasan ang sweldo ng empleyado dahil sa hindi pag-attend sa party? Ako! Bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Isang magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito, ng huling araw na po sa buwan ng Mayo at 31 taong 2024, TGIF, thank God it's Friday, Quiapo Day. Sa ngalan ni Dennis Antenor Jr., inyo po makakasama hanggang alas 11 po tayo, Drew Nacino. Ronda Pilipinas! At dito pa rin po yan, sa hindi lang may todong lakas, DWIZ o Jojo Dos at LEU Channel 23, at sa mga rumorondangan detalye ng mga balita. Ronda Pilipinas! Lumobo na sa mahigit 80 milyong piso ang alaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ng pananalasa ng bagyong Aghon. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa kabuang 81.84 million pesos ang naitalang pinsala sa nasabing sektor. Na apektuhan ng kalamidad ang nasa 900 hektaryang sakahan. Katumbas po yan ng 2,500 metric tons ng kabuang production loss na kinabibilangan ng palay, mais, pati kamote at mga high value crops. 24,500 naman ang apektado, mga namatay po na mga livestock at sa poultry at livestock sector. Abang mayroon ding pinsalang naiulat sa infrastructure at mga makinarya sa Calabarzon. Naapektuhan din ang kabuhayan ng mahigit 1,500 magsasaka bunsod nga ng kalamidad. Dahil dito, tinayak naman ang kagawaran ng pakikipag-ugnayan sa mga apektadong LGU para sa agarang intervensyon at pamamahagi ng ayuda. Ronda Pilipinas!
At sa atin naman po, speaking of weather, dahil ngayon po ay tag-ulan na, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon, lalo na ngayon pong araw na ito ng TGIF. Mula sa ating weather report, ihatid niya ni Darrell Justin. Pinakahuli, pinakalatest, pinakanapapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Salamat, Drew. Magandang umaga, Pilipinas. Alamin na natin na magiging lagay ng panahon. Isang bagyo ang binabantayan ng PAGASA na ngayon ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa PAGASA, ito ay isang tropical depression na may layong 955 kilometers kanluran ng Northern Luzon na may taglay na maximum sustained winds na 45 kilometers per hour, pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour sa kanlurang hilagang kanluran at kumikilos ang bagyo sa bilis na 10 kilometro kada oras. Bagamat humina ang hanging habagat, may namataan namang frontal system sa extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes at Babuyan Group of Islands. Gayun din naman, ayon sa rainfall forecast, magkakaroon ng generally na maaliwalas na panahon sa buong bansa ngayong umaga, ngunit asahan ang ilang bahagi ang heavy to intense rainfall pagsapit ng hapon o gabi. Update muna tayo sa heat index. Susahan, halos 40 lugar sa bansa ang makararanas ng tinatayang danger levels. Narito ang ilan sa mga lugar na may pinakamataas sa temperatura sa heat index. Sa Aparica, Cagayan, 47 degrees Celsius. Sa 46 degrees Celsius naman sa Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan at Tugigaraw City sa Cagayan. 45 degrees Celsius sa MMSU, Batac, Ilocos Norte, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Katarman, Northern Samar. Habang dito naman sa Kalakang, Maynila, ang heat index ay papalo sa pagitan ng 41 hanggang 42 degrees Celsius. Ang araw natin, sumikat kaninang 5:26 ng umaga at aasahan nating lulubog ito mamayang 6:22 ng gabi. Dako naman tayo sa maiksi nating trivia. Alam ba ng mga smartphone users na Android ngayon ang nangunguna sa smartphone market, kung saan meron silang 88% na kabuuan sa smartphone market, samantalang ang mga iOS users naman meron lang 11% market share sa buong mundo. Kaya sa kasalukuyan, higit sa 2 bilyong smartphone devices ang gumagamit ng Google Android OS bilang kanilang main operating system kaysa sa Apple. Ang salitang Android ay tumutukoy sa isang lalaking robot, kaya yung logo ng robot, samantala ang isang babaeng robot naman ay kilala bilang Ginoid. Kung nagkamali, Ginoid yan. Yan ang ating maiksing trivia. At yan din ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po si Darrell Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinakalatest, pinakanapapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Alright, maraming salamat, Darrell Justin, sa kanya pong weather report. Samantala, dako naman tayo sa pag-uulat buot sa labas naman ng impila. Pagtatayo ng floating clinic sa mga isla, iminungkahi ng DOH kay Pangulong Marcos. Ang pag-uulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Plano ng Department of Health o DOH na maglagay ng mga floating clinic sa mga isla ng bansa na isa raw sa mga inilatag na mungkahi ng ensya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na marami pa rin kasing lugar sa bansa ang walang access sa mga ospital at health facilities o hindi naabot ng mga mobile clinic sa pamagitan ng lupa. Dahil dito, kailangan niya malagyan ng mga floating clinic sa mga islang ito o mga bangka na may pangunahing medical services tulad ng nakikita sa mga mobile clinic gaya ng X-ray, ultrasound at blood chemistry. Sa ngayon, meron ng floating clinic sa Sultan Kudarat. Ayon kay Herbosa, nakatakda niyang bisitahin ang Sultan Kudarat para makita ang modelo ng floating clinic doon at malaman kung magkano ang ginastos dito upang malaman kung pwede na rin gawin sa iba pang mga isla sa bansa. Sa huling datos ng DOH, lumalabas ng heart attack, stroke at diabetes ang nangunang mga sakit na buhapatay sa mga Pilipino. Kaya may pangailangan niya magkaroon ng regular check-up sa doktor at laboratorio ang publiko. Patrol 13, Gilbert Perdez, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report!
sa iba pa rin tampok na balita, kasado na bukas ang toll rebate program sa mga truck na nagkakarga ng mga agricultural products na dumadaan sa mga expressway. Ito'y makarang aprobahan ng Toll Regulatory Board ang pagbabawas ng toll fee na babayaran ng mga accredited trucks na posibleng makatulong sa pagbabago ng presyo o posibleng makatulong upang mapababa ang presyo ng agri-products sa merkado. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni TRB spokesperson Julius Corpus na saklaw ng implementasyon ng inihain ng Department of Agriculture gaya ng mga gulay, bigas, isda at karne. Kailangan lamang anya na magpa-accredit ang mga agri-truckers sa tanggapan ng DA upang payagang makadaan sa mga tollgate kabilang sa Manila Cavite Expressway, NLEX, SCTEX, Muntinlupa Expressway at SLEX. Yung isa po, Cavitex po yan. Kailangan pong magpa-accredit muna tayo dito sa Department of Agriculture sa kanilang food lane project o yung program. After getting the accreditation from the Department of Agriculture, mangyari po lamang ay makipag-ugnayan itong mga sasakyan ito, mga truck, mga anumang sasakyan siya, basta may authority siya na bumayuhay ng kalsada, mga expressway, ay makipag-ugnayan sa auto sweep at easy trip. Asahan naman anya na posibleng madaragdagan pa ang mga expressway na magpapatupad. Samantala, asahan naman na madaragdagan pa ang mga expressway na magpapatupad, posibleng magpatupad ng taas singil sa toll. Ito po yung pagpapatupad ng panibagong toll fee dito okay. Natin sa NLEX. Ano po? Ito po yung final tranche or second tranche nung dati nating naaprubahan ng toll fee adjustment last year. Yan po ang tinig ni TRB spokesman Julius Corpus sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Samantala, pinalilinaw ni Senator Francis Tol Tolentino sa PNP ang panguhuli ng PNP Highway Patrol Group sa kanyang dalawang MMDA escort. Ito'y kahit wala pang binabalangkas o binalangkas na guidelines ng special team ng PNP na manguhuli sa mga gumagamit ng mga unauthorized marked vehicles at mga pulis na rumaracket bilang security escort o yung mga nagmumoonlighting. Kamakailan na inahuli ang dalawang MMDA security escort ni Senator Tolentino dahil nakitaan ito ng police sticker at Master Rider's Badge. Ang final kasi, usurpation of authority, hindi naman sila nagpanggap na pulis. Pangalawa, improper use of stickers. Wala naman sa batas yung improper use of stickers. Yung insignia siguro, hindi naman nakakabit yung sticker sa uniforme. So nakakabit yung doon sa kanilang motor at nakalagay din doon ay Master Rider Badge. Talaga Master Rider yung mga yon, instructor daw sila. So hindi ko nakita kung ano naging basihan. Humingi naman ng dispensa si PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo sa senador habang kanyang tiniyak na pinapapaspasan na ang pagbabalangkas ng mga panuntunan upang maipatupad na ito. Magkakaroon po ng meeting po uli, sir, between the MMDA, sir, at yung DOTR para plansyahin po, sir, yung guidelines because nga po humingi po ng tulong, sir, yung MMDA, pati po, sir, yung DOTR para po magkaroon po sila ng dedicated team coming from the PNP, particularly yung Highway Patrol Group po at saka ILEC dahil ang focus po nila, sir, is yung mga ported DA, according to them po, ay may mga uniform personnel po na nagmamaneho po ng mga kulohum. So, para yun po, sir, yung kanilang concentration po ngayon. Yan po ang magkasunurang tinig ni Senator Francis Tol Tolentino at PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo sa panayam ng Usapang Tol sa DWIZ. Ronda Pilipinas! Sa iba pa rin balita, tanggap tayo ng isa pang pag-uulat. Kaso laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng MWSS dahil sa anomaly ang umanong pag-award sa Kaliwa Dam Project sa isang Chinese company, opisyal nang isinampa ng grupong UFCC. Detalye naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Yes, paring Drew, magandang umaga. At pumalang nga ang nagsampa ng kaso si United Filipino Consumers and Commuters o UFCC President RJ Abiliana sa tanggapan ng Ombudsman laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng Manila Water Sewerage System o MWSS. At ngayon ay kasama natin
si Sir RJ Habellana at hingin natin ng konting detalye hinggil nga dito sa ginawang pagsasampa ng kaso sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng MWSS. Sir, ano, bakit at sino-sino ang mga sinampa natin ng kaso? Ang mga kinasuhan po natin ay yung dating administrator na si Velasco, ano po, at yung kasalukuyang administrator din na si Leonor Clopas at isa pa. Kaugnay po ito sa maanumalyang 12 bilyong piso na Kaliwa Dam Project, na kung saan ang Commission on Audit ay kahit sila ay naglabas ng Notice of Disallowance na 1.8 billion pesos at 309 million na pesos na Notice of Disallowance, sa kung saan talagang very glaring ko yung violation. At isa pa ho dun sa violation na basis ng ating pag-file ng complaint dito sa Ombudsman ay yung pag-violate nila sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos dun sa tinatawag na memorandum circular na nagkaroon ng holdover capacity yung mga dating mga nakaupo na in-appoint ng dating gobyerno na hindi pwede maglabas ng pera ng gobyerno nang walang paintulot ng palaso ng Malacañang. Lantarang binastos sila ang Pangulong Bongbong Marcos, nag-release sila ng pondo, binailate nila yung memorandum circular. So, nananawagan tayo sa Ombudsman na sana ay mabilis itong ma-resolve. At ang ating pangunahing complaint dito, meron po itong ano, with motion for issuance of immediate preventive suspension against dito sa mga incumbent officials ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. At ngayon nga po ay meron tayong tinatawag na kakulangan ng supply ng tubig. Mukhang asang-asang ating Pangulo na matatapos ang proyekto sana ngayong December 2024, pero malayo po sa katotohanan. Kapagkat matindi pa nito, ang taxpayers, ang gobyerno at ang mga water consumers, pangarap pa lang ang Kaliwa Dam Project, pero kinisingil na po tayo kaugnay nitong proyekto na ito. So, sir, last question ko na lamang po. Ano po ba ang nais nating mangyari dito? Ipatigil ang Kaliwa Dam? O mayroong dapat na managot at may ulong dapat na gumulong? Una sa lahat, pag nakita ko kasi itong complete audit nito, malalaman natin saan ba tayo nailagay ng mga opisyalis na ito. Nailagay ang Philippine government at ang ating Presidente Marcos sa alanganin. Ano po? Lalong-lalo na ang publiko. So, ang gusto natin ay supply ng tubig, 24 oras ang supply. At hindi tayo kapusin. Maganda ang proyekto na yan. Ngunit ang mga nag-asikaso ng proyekto na ito ay matindi ang anomalya. Just imagine, 12 billion pesos plus yung penalty. No? Yung penalty ng China Energy sa MWSS na pumapasan ang taxpayers at mga water consumers na wala dapat penalty kung hindi palpak at kung hindi kung maganda o maayos yung ginawa ng mga nakarang MWSS officials at present officials sa kaugnay ng proyekto na maraming ang mga nakitang butas. So, panawagan na naman po natin sa publiko, sir. Tutukan po nyo ang kaso ng United Filipino Consumers and Commuters at ng Water for All Refund Movement sa kaugnay nitong 12 billion Kaliwa Dam Project. Dahil pera ho natin ito. Ano po, ang lumalabas, parang ang kapitalista ng proyekto na ito, ang taong bayan na. Hindi na po yung mga konsesyonaryo at itong tinatawag po nating nakakuha ng bid, ano, na which is the China Energy. Okay, maraming salamat po. Mabuhay po kayo at maraming salamat po. Maraming salamat po. At ayan nga po si UFCC President RJ Habellana, matapos na magsampa ng kaso laban sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Patong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Sa ibabang balita, patuloy sa pagkilos ang Philippine Charity Sweepstakes Office upang makapaghatid ng tulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong.
Pinangunahan ni PCSO General Manager Mel Robles ang pamamagi ng 1,600 charity mba o food packs, gamot at bitamina na nagkakalaga ng 100,000 piso sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Sa ilalim ng ito ng Love for All Caravan na inisyatiba ni First Lady Liza Araneta Marcos, na layo ding maghatid ng mga serbisyong medikal tulad ng libreng laboratory tests, konsultasyon at mga gamot kasama ang iba pang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor sa mga Pilipino sa mga Pilipino na lubos na nangangailangan sa buong bansa. Ronda Pilipinas. Samantala, naku, ito may update ho ha. Ano nga ho ba? Ha? Ano na nga ho kaya ang kahihinatnan, ano ang magiging kapalaran ng divorce bill sa Senado? Narito ang isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Naging controversial man, tila settled na ang usapin ng divorce bill sa Kamara. Ito'y matapos lumusot sa ikatlo at huling pagdinig sa Kamara ang panukalang divorce. Sa botong 131 na pabor, 109 ang kontra at 20 abstentions. Binigyan din ni Albay Representative Ed Silagman may akda ng House Bill 9349 na susi ang nasabing panukala para tuluyan ng kumawala sa tanikala ng mapait na kasal ang mga ikangay hindi sinuwerte sa kanilang buhay may asawa. Gayunman, nilinaw ni Congressman Lagman na hindi kinikilala ng nasabing panukala ang no-fault, quickie drive-thru, email, or notarial services dahil meron anyang limited at reasonable grounds para sa divorce at anumang petisyon ay sasailalim sa judicial scrutiny upang maiwasan ang pang-aabuso at sabwatan ng mga partido. Kaya naman, ayon sa mga kongresistang pro-divorce bill, ipinasa na nila ang bola sa Senado. Binigyan din ni Senador Risa Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, na conscience vote na maituturing sa mataas na kapulungan ang panukalang divorce. Well, pasado na sa Kamara, iniintay lang namin, may nililinaw pa daw silang mga issue ng kanilang pagbilang bago daw ipadala sa amin. Pero kami sa Senado, matagal ko na pong natapos yung committee report sa pagdinig namin sa mga divorce bills sa Senado. At naghihintay lang, ma-report out sa plenary para sa interpellation and debate. I think may chance kami dahil sinabi din ni SP Chief, conscience vote ito. Sa pinakahuling survey na isinagawa ng tanggapan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, lumalabas na 7 ang pabor, 10 ang kontra, 3 ang pag-aaralan pa ang divorce bill, habang 3 ang wala pang sagot kung pabor sila o kontra sa panukalang diborsyo. Sinabi naman ni Attorney Erica May Daginod, Junior Associate ng Nicholas and De Vega Law Offices, na mas matipid ang divorce kesa annulment. Bukod dito, ipinabatid ni Attorney Daginod na uubra na ring magsampa ng petition for divorce kahit 5 taon pa lang hiwalay ang mag-asawa batay sa naturang divorce bill. Taliwa sa sitwasyon ngayon. Yun po, mas mapapabilis kasi po yung mga grounds po niya, hindi na po kagaya ng nakalagay po sa ating family code na mabibigat po. Ngayon po, kahit po yung dalawang parties po, sabihin lang po nila na may irreconcilable differences po sila, tapos naghiwalay na po sila ng 5 taon. For example po, 5 taon na po silang magkahiwalay, hindi na po sila nagsasama. Isa na po yun sa ground, pwede na po silang mag-file ng petition ng divorce po. Kasi ngayon po, kahit gano'ng katagal kayong magkahiwalay, hindi nagsasama, hindi po yun sapat na dahilan para sabihin na i-dissolve, i-terminate yung marriage. So ito pong sa divorce bill po ngayon, isa po sa provision doon, isa po sa grounds doon ay yung separation of the spouses for at least 5 years po at the time the petition for absolute divorce is filed. And of course po, reconciliation is highly improbable. Ano nga ba ang kahihinatnan ng nasabing panukala? Sa panig ng Siyasat Team, dapat na higit na mabusisi ang divorce bill at mahimay ang lahat ng aspeto nito.
batay naman sa Biblia, sa Mateo 19:5 is na nagsasabing at sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng sinuman. Sa ngala ng siya sa team, ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Kumusta mga ka-astig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus, ang hottest online sports betting platform na talaga namang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong games. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw. Up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo rin masubaybayan ng mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, Astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Babalik po ang Ronda Pilipinas makalipas lamang ilang mga paalala. Ang oras, alas 10:30. Ronda Pilipinas. Alright, tayo po nasa ikalawang na po ng Ronda Pilipinas. Sa pagkakataon ito, tanggap pa po tayo ng ilang pang mga pag-uulat. Buhat pa rin sa labas ng impilan. Isang opisyal ng PCG kinasuhan na matapos mangikil sa isang aplikante na nais pumasok sa Coast Guard Service. Sino kaya yan? Patrol 5, Aya Yupanco. Formal lang kinasuhan ng Philippine Coast Guard ang isang opisyal nito na nangikil ng malaking halaga ng salapi sa isang aplikante na nais pumasok sa Coast Guard Service. Ang kaso laban kay Coast Guard Petty Officer 3rd Class PO3 Ibrahim Banota ay nagugat sa reklamo na nangyari sa gitna ng Philippine Coast Guard Nationwide Recruitment Cycle para sa calendar year 2024 kung saan nangikil ng 150,000 sa aplikante ayon sa Philippine Coast Guard. Nakatanggap ng report ng PCG kaugnay sa illegal na aktibidad ng Coast Guard personnel noong May 19, 2024. Matapos yung limang araw, nagsagawa ng entrapment operation ng Philippine Coast Guard kasama yung Criminal Investigation and Detection Group Region 9 upang maaresto itong si Coast Guard PO3 Banota ng Coast Guard Station Western Tawi-Tawi sa Zamboanga City. Inikayat ng Philippine Coast Guard ang mga aplikante at iba pang concerned individuals na i-report. I-report kagad ang illegal na aktibidad na may kaugnayan sa national recruitment sa pamamagitan ng Coast Guard Human Resource Management Command para sa agarang naangkop na aksyon. Mag-report sa 0929-314-0684 o kaya 0915-096-6183. Ito yung Patrol number 5. Ayayo pa ako para sa simple method ng lakas ni WIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Limampung sasakyan naman, pinagmulta matapos lumabag sa batas trapiko. Saan kaya yan? Patrol 30, Jelly Mendez. 50 sasakyan ang pinagmulta matapos lumabag sa ipinatutupad na batas trapiko sa mga pangunahing lansangan. Ito ang inihayag ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC kasunod ng nagpapatuloy na operasyon bunsod ng mga hindi otorisadong pagdaan sa EDSA busway. Ayon sa ahensya, 46 sa mga hinuli ay mga motorcycle rider na pawang mga nagmamadali habang 4 naman na government
ambulance ang nahuling dumaan sa nasabing linya pero wala umanong sakay na pasyente. Dahil dito ay pinagmumulta o pagmumultahin ng 5,000 piso ang mga naunang lumabag sa ipinatutupad na batas. Sa kabuuang bilang, pumalo na sa 1,600 na mga pasaway na motorista ang nasita ng DOTR site dahil na rin sa illegal na pagdaan sa EDSA busway mula Enero a Primero hanggang kahapon Mayo at 30. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report! Sa iba pa rin balita, inilunsad na ng Pag-ibig Fund ang lingkod Pag-ibig on Wheels sa Love for All sa Subic Bay Exhibition and Convention Center. Pinamunuan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Love for All na naglalayong palawigin ang mga serbisyong medikal at mga benepisyo sa social security sa mga komunidad sa buong bansa. Nabatid na ang LPAW ng Pag-ibig Fund ay nakapag-abot ng mahalagang serbisyo gaya ng membership registration, cash loan, housing loan applications at pag-i-issue ng Pag-ibig Loyalty Plus Card. Ikinalugod naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta ang nasabing inisyatibo lalo't mararamdaman na ng mga miyembro nito ang mga programa at serbisyo ng ahensya. Ronda Pilipinas! Oh, maglaro muna tayo ng bingo! Kombinasyong tama, malaki ang tama! Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ! Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ! Numero panalo! Hatid ng Bingo Plus! Bingo sa saya plus sa panalo! Okay, ready nyo na ho yung inyo po mga daliri. Magpipipipipindot ho mga ka-Bingo Plus sa ating pong DWIZ Bingo Plus numero panalo. Mayroon ho kayong chance ang manalo ng 1,000 piso, 500 pesos naman kapag tama ang 5 combination at isa pang 500 pesos kapag mayroon kayong Bingo Plus app. Simple lamang pong manalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, edad, address at yung 5 combination of the day. At para po sa ating ikalawang kombinasyon ngayon pong araw ho na ito, sa letra po ng I. Sa letra po ng I. Ha? Sa letra ng I. Iyo! Iyo ang numero 28. I-28 ang atin pong ikalawang kombinasyon. Abangan mamaya sa Balitang Bayan ang ikatlong kombinasyon. Pag bingo sa saya, sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Ronda Pilipinas! Happy Fiesta muna dyan sa Pascual Masbate. Happy Isla Rancho Festival. Happy, happy Fiesta. At syempre, sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating nyong mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Kumeya, mapa anniversary, birthdays o simpleng mga merienda, tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Kumeya Bihon, Kumeya Palabok at Kumeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Kumeya 3Q Bihon. Ay naku, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Tala kung yung ibang mga single ho naghahanap po ng mga kapartner, pero ito po mga local government unit, aba iba ho ito, yung mga LGU sa bansa. Welcome! Welcome po silang makipag-partner sa PCSO. Narito po ang isa pong report. Good
Bukod sa charity program ng PCSO, nakikipagtulungan din ang ahensya sa iba't ibang local government units sa bansa. Ayon kay Mr. Charles Cruz, OIC Division Chief 3 ng Northern and Central Luzon, na kailangan lamang sumulat ng LGUs sa PCSO sa kung ano ang kanilang pangangailangan sa lokalidad, gamot man yan o serbisyo na kayang ibigay ng ahensya. Meron tayong sa mga ganyang requests ng mga local government units natin, susulat lang sila sa aming butihing general manager na si Melquiades Robles, na ilalatag lang nila na ito yung pangangailangan namin sa aming localities, ganyan. Tapos pakita nila yung mga sitwasyon. Doon, magiging proseso na yan. Pag natanggap yon, makikipag-coordinate na yung office namin kung ano pa yung case-to-case requirements na kakailanganin. Mm-hmm. Pero yan, pwede naman yung sa local, idaan nila sa branch, tapos yung branch ang magsabi rin sa amin ng mga pangangailangan ng mga LGUs nila. Mm-hmm. So, ganun. Basta, constant communication and we address the needs as they are presented to us, tsaka kung ano yung mga situation sa kada lugar. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baiño, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama. Alam mo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Magbabalik po muli ang Ronda Pilipinas makalipas lamang ilang mga paalala. Ang oras, 14 minuto bago sumapit ang ganap na alas 11. Ronda Pilipinas! Iyan ang Sony Bagri po ng Ronda Pilipinas, pero tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang chairman po ng Commission on Elections, si Attorney George Garcia. Chairman George, welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Nacino po, Chairman. Magandang umaga po Sir Drew at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, Chairman, ito pong isinusulong po ninyo sa AI, no? Yung pagbabawal po sa paggamit ng artificial intelligence nito pong mga kandidato sa 2025 elections. Ano na pong update po dito? Kamusta naman ho? Talagang decidido ho kayo rito, Attorney? Ay, opo Sir Drew, alam nyo, yung AI naman, aminin na natin ito yung makabagong teknolohiya. Yeah. Kahit nga sa cellphone natin, pag in-enhance natin ang ating picture, AI yun eh. Pero sinasabi natin, hindi naman lahat ng AI ay maganda. Mm-hmm. Merong ilang aspeto ng AI, yun ang gusto natin ipagbawal lalo sa kampanya, mm-hmm, na sana mapag-aralan natin mabuti. Katulad halimbawa, nung deepfake, Sir Drew, yes, alam nyo, yung deepfake, kaya nga siya fake eh. Ibig sabihin, hindi makatotohanan. Falsity yon. Pero magkasinungalingan at isipin mo, isang araw bago mag-eleksyon eh, biglang nagsalita si Sir Drew at sinasabi, I think ni-endorse niya isang kandidato. Mukha niya yun. Tapos pagbukan ng big break, kanya yun pala, hindi pala siya. Deepfake po pala yan. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, kahit ang presidente natin, ang presidente ng Amerika at iba pang head of state na bibiktima ng tinatawag niya deepfakes na yan. Mm-hmm. So, ito ho ba'y na-discuss na ho natin, na-discuss na ho ninyo sa mga kinakukulang ahensya gaya po sa DICT, DOST, at iba pa ho mga concerned agencies, sa Chairman? Sa Miyerkules po, ay ating... Apo? At aming pong hihingan din ang ating komento ng payo at gabay ang ating DICT, DOST, at iba pang ahensya ng pamahalaan kasama na yung mga stakeholders natin at saka siyempre yung media. Hindi rin maitatanggi na siyempre kahit sa media, opo, talaga namang gumagamit rin tayo ng AI. Tatandaan po natin, ang COMELEC kasi ay walang kapangyarihan, wala rin tayong batas sa kasalukuyan na nagre-regulate ng social media sa Pilipinas. Of course, baka kasi mag-violate ng freedom of expression. Mm-hmm. Pero pagka po ang pinag-uusapan ay kampanya, campaign materials, meron po kaming power to regulate. Yan po yung tinatawag na Republic Act 9006, yung Fair Elections Act. Mm-hmm. Pwede namin ipagbawal ang sombrero, pwede namin ipagbawal ang t-shirt. Of course, pwede namin ipagbawal ang iba pang pamamaraan ng pangangampanya, mm-hmm, upang tayo maging makatotohanan. Yung po yung pinanggagalingan ni Sir Drew nung ating pong kapangyarihan at saka yung gusto nating ma-invoke dito sa kalagay nito. Bakit po ang TV? Bakit po ang radyo? Bakit po ang dyaryo na re-regulate namin kapag ka-campaign period?
120 minutes sa TV, 45 minutes, 90 minutes sa radyo, tapos meron pa mga discounts, sasubmit sa amin yung mga kontrata at titingnan namin kung tama yung paggastos. Eh bakit po pag social media, hindi namin kaya ma-regulate? Para naman po nagiging incompetent ang komisyon kapag ganun ang sitwasyon. Sa makatuwid, i-re-regulate nyo rin yung mga social media pages, Facebook page, pati yung YouTube, nung YouTube channel nitong mga kandidato at chairman, at makikipag-usap din kayo sa Meta o sa mga platforms po na yan? Hindi po, Sir Du. Gusto kong liwanagin, kapag social media, pagka mga accounts, hindi po talaga natin mare-regulate. Aaminin ko po yan. Mm-hmm. Sapagkat when it comes to social media, wala po tayong batas. At therefore, wala po nag-empower sa COMELEC. Mm-hmm. And therefore, kapag po, halimbawa, Sir Du, dapat hindi na po, unlimited kasi ang pagkakaroon ng social media account. Mayroong kandidatong dalawa, may kandidatong 20, may kandidatong 100, fake pa yung iba. Wala po kaming paraan na parusahan, sapagkat Sir Drew, wala po kaming kapangyarihan na mag-define ng isang ng krimen, kundi po ang ating kongreso. Kaya nga po patuloy ang ating panawagan, sana po ang ating kongreso ay baka makakahabol, makapagpasa ng social media regulation during the campaign lang for the candidates. Tutal naman po, pag nag-file sila ng candidacy, Sir Drew, ito'y isang privilehyo lang, hindi naman po karapatan. Ang atin lang pong gusto mangyari, kung i-declare po nating prohibited, yan pong paggamit ng AI or deepfake sa kampanya, at least po, yung mga platform na binanggit po ninyo, X, Facebook, Twitter, at iba pang platform, mas madali po na sila ay magtanggal nung mag-take down nung mga nakalagay na post na yan. Eh kasi po, sa kalalukuyan, Sir Drew, magre-request tayo ilang araw, ilang buwan pa bago nila matanggal tapos na election. Sana kung mayroong ganitong prohibition, alam nila at makikipagmuhawa kami sa kanila, isang araw lang pwede nilang matanggal yung mga post na yan. Baka meron pa po kayo mga panawagan, Chairman, sa atin ho mga kababayan na boboto po, at syempre yung mga kandidato by October magpa-filing na po sila ng COC. Sir Drew, maraming salamat sa pagkakataon. Ito po, isa lang paalala sa mga kababayan nating kandidato o partido politikal. May mga nagkalat na po, naglipa na ng mga sindikato, mga taong kung umiikot sa buong Pilipinas at sinasabing kaya nilang manobrehin ng eleksyon. May contact sa Teacher Mang Garcia, may contact sila sa Information Technology Department ng COMELEC, o kaya naman yung supplier ng COMELEC, yung provider Miru, ay partner nila. Yan po, napaka mga sweet talkers po yan, matatamis magsalita. 5 minutes daw, kaya nila kayong ipanalo, hihingan kayo ng 50 million, 70 million, 100 million. Ipa-aresto nyo po kaagad dyan. Huwag nyo pong paniwalaan, sapagkat manluloko po ang mga yan. Wala pong katotohanan yung mga umiikot na yan. Yung iba po kasi natatakot, lalo na't baka sinasabi na sila ay hinahire din ng kabilang kampo. So yan po ang kanilang kalimitang strategy. Kami po ay sumulat na sa NBI upang makipag-ugnayan na po tayo sa kanila para po sa bagay na ito. Alright. Ako, sige po. Marami pong salamat, Chairman Garcia, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo, Chairman. Good luck po sa atin. Maganda umaga po, Sir Drew, at maraming salamat. Salamat po. More power sa Commission on Elections, si COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Ronda, Pilipinas! Anak ni LeBron James na si Bronny, ipagpapaliban ang paglalaro sa collegiate level at sasalang na sa draft ng NBA. Sports News mula kay Darrell Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nalalapit na ang NBA Draft, kung saan makikilala natin ang mga bagong manlalarong sasabak sa pinakatanyag na liga ng basketball sa buong mundo. At isa sa mga hindi palalampasin ng pagkakataong ma-draft ngayong taon ay ang anak ng basketball megastar na si LeBron James na si Bronny James. Inanunsyo ng agent ni Bronny na si Rich Paul na natapos na ang deadline ng mga draft prospects noong Miyerkules na madaling araw sa Estados Unidos, Huwebes ng tanghali dito sa Pilipinas. Mataas ang tsansa na marinig nating tawagin ang pangalan ni Bronny sa second round picks kaysa sa first round. Matatandaan na noong Hulyo ng nakaraang taon, nag-collapse at nagkaroon ng cardiac arrest si Bronny, dahilan upang magbago ang kapalaran ni Bronny sa NBA Draft. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.
Ronda Pilipinas. Ito na ang latest. Bagong-bago. Fresh na fresh. GWIZ Showbiz News. Tapos nga po ang mga kontrobersya na kinaharap. Bea Alonzo ginulat ang publiko sa kanyang bagong looks. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, bagong Bea Alonzo. Ito ang nabungaran ng fans at followers ng aktres nang ipost nito ang kanyang bagong looks. Sa kanyang Instagram account, ipinost ng aktres ang kanyang bagong hairstyle, ang bob cut. Agad na dinagsa ng paghanga naturang looks ni Bea, kung saan kabilang ang mga artistang sina Heart Evangelista, Andrea Brillantes, Sara Labati, Catriona Gray, Ann Curtis, Carla Abiliana, Melay Cantiveros at Kaylin Alcantara sa mga nagpahayag ng paghanga. Nilagay ito ni Bea ng caption na, "I haven't met the new me yet, but I think I shall be alright." Mababasa sa mga komento sa naturang post ni Bea ang, "Hindi ang pag-iwalay lang nila ni Dom ang sisira si sang Bea Alonzo, habang ang isa ay nagkomento ng, iba pa rin talaga pag mukha ang labanan, walang kupas." Wala namang sinagot kahit isa si Bea sa mga nagkomento sa kanyang bagong looks. Ronda Pilipinas. Wala yan yung sa isang Bea namin dito. Meron din ditong kasama ho namin, hawig si Bea. Pwede bang pakita? Si Beasmin Pantalyon po. Yan po ang atin pong kasamahan po dito sa atin po. Yung pilat. Alright! At dyan po tayo pansamantala po nagpapaalam at sa po muna patama ko ang ating pong bibitawan. Kapag tinama mo ang mga yan, lalo yung mga hunghang, magkakaroon ka lang ng kaaway. Hayaan mo na lang sila. Hayaan mo na lang silang maging tanga. Yan po ang ating pong patama quote for the day. Hayaan na po natin kung ayaw po nila, kung sila po ay tama. Hayaan na po natin. Maiging sila po ang maging mukhang tanga. Maging mukhang hunghang sa halip na itama po nila o itama po natin sila. Hindi po natin pwedeng itama ang hangal, di ba? Magagalit po ang hangal, di ba? Maiging wag po tayong makipagtalo sa hangal sapagkat tayo rin po kalaunay ay magiging hangal. Yan. Alright, happy birthday nga pala kay ito sa mister po ni ating pong news director, si Miss Judith Estrada Larino, si Ginoong Anthony Larino. Happy, happy birthday, Kuya Anthony, at sa mga nagdiriwang po ng kanina pong mga kaarawan. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWICL23 at sa ngalan ni Dennis Antenor Jr., ito po yung lingkod, Drew Nacino, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na. Yes, yes, yo, Topacio, kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Miss Juvie De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue, lahat hagip, lahat malalaman, hindi lang sa buong Metro at Mega Manila, kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.